Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating channel para sa isang episode tungkol sa casements of Yamashita Treasures o itong lalagyan ng mga treasures ng mga Hapon noong World War II. Ito yung mga small deposits na nilalagay lamang sa mga boxes na maliliit, mga banga, at kung ano-ano pang pwedeng mapaglagyan para lamang ito ma-preserve at maitago. Okay, so iba't ibang klase at iba't ibang lugar ang mga nilalagyan nito, kaya hindi pare-pareho ang lalagyan ng mga kayamanan na ito. Ang iba nga dyan ay nilalagay sa mga simenteryo na narito sa pictures. Ang iba ay nilalagay sa mga ammunition boxes na katulad niyan yung nasa pictures. At itong pinagagrabe nilalagay sa mga muhon, sa mga boundary na muhon, para hindi mapagkamalan na may laman. Kaya yung mga lumang muhon na 1940s pa ay ninanakaw na. Kapag mayroon pang mga muhon na natirang ganyan, ay ninanakaw sa highway. Kasi kapanahon na ng gera, pwedeng may laman na ginto. Itong mga kapsula ng mga malalaking kanyon, malalaking kalibre, ay nilalagyan din yan. So, iba't ibang sari-saring casement ng Yamashita Treasures. Katulad nito, itong howitzer na ito, napakalaki niyan. So, ang basiyo niyan o yung kapsula niya ay pwedeng paglalagyan. Kaya nga maraming nasabugan kasi kahit hindi kapsula, yung meron pang nakakabit na bala, yung kasi ang sasabog yung nasa dulo, ay nilalagari nila. Huwag niyong lagariin yun kapag ganun. Kung makita nyo na wala na yung dulo, yung sumasabog, yun. Kung lagariin nyo, ay doon lagariin sa ilalim ng tubig para hindi mag-spark. Huwag sa labas. Kasi malakas mag-spark kapag mayroong hangin. Kaya basain nyo doon sa ilalim ng tubig. Kung maglagari kayo ng mga shells, ng mga kanyon na tulad ng ganyan. Pero kapag nakakabit pa yung kanyang ulo, yung sumasabog, ay talagang napakadelikado niyan. Kaya kumuha kayo ng eksperto sa mga bala ng kanyon kung paano nyo buksan yan. Huwag nyong lagariin kaagad kasi ang lagari magkukos ng sparks. Ito naman yung mga oak barrel, yung lalagyan ng mga bino. Kapag wala na silang ibang mapaglagyan ay pwede na rin yan. Kasi ang mga kahoy na yan ay naka-treated, hindi nalalata masyado ang mga kahoy na ginagamit sa oak barrel na tulad ng ganyan. Yung kahoy na palutsina, malambot lang yun, pero matagal malata ang kahoy na palutsina. Kaya sa mga wine barrels na tulad ng ganyan, karamihan dyan ay palutsina ang ginagawa. At treated yung palutsina kaya hindi nalalata. Kahit 80 anyos na ang nakaraan, ay kapag nahukay mong palutsina, ay palutsina pa rin. At palatandaan yan kasi wala namang palutsina sa Pilipinas. Pag meron kayong nahukay na palutsina na tabla or kahoy sa lalim na 3 meters, sign na yan ng treasures. Ito naman yung concrete casement. Binuhusan ng maliit na box ng ammunition, ayan katulad ng ganyan, binuhusan ng simento at ng tumigas ay pumorma siya na rectangle. Pero simento yan. At may laman. Ito naman yung mga old barrels. Ang mga barrel na yan, ang laman yan ay mga asyete or oil para sa mga barko, sa mga tangki de gera, at ginagamit din yan na casement or lalagyan, paglalagyan ng mga ginto o iba pang klaseng mga kayamanan. Kaya kapag nakakita kayo ng ganyan sa lalim na 2 to 3 meters, mga barilis, ay siguradong meron talagang nakabaon.
Okay, kung sa ibabaw ng lupa lang ay walang ano yan, walang treasure. Pero kapag na-hookay nyo na sa lalim na 3 meters ang mga barrel or drums, well, sigurado merong laman. Mga muhon. Ang mga muhon, muhon lang yan tingnan. Pero mag-research kayo sa history, baka ang nakita nyo na muhon sa lugar nyo, sa bundok, ay yung muhon ng 1940s. At kapag ganun ang mangyari, ay pwedeng may laman. Kaya lang, merong penalty ang magbasag ng muhon kasi yan ay boundary. Yan ay ginagamit na marker sa survey. Kaya kung basagin nyo, palitan nyo. Gumawa kayo ng replika, palitan nyo bago nyo basagin. Halimbawa, tanggalin nyo sa lugar na yan. Palitan nyo ng ginawa nyo na ganun din ng mga marka para hindi kayo makasuhan. Ayan, so sa isang muhon ay pwedeng merong 6 na gold bars. Meron na kasing nakakuha ng mga ginto sa loob ng muhon. Kaya napasama ang muhon dito. Pero hindi yung muhon na 1980s lang ginawa. Kailangan talaga ng research. Kung ang muhon na nandyan sa inyong highway ay kapanahonan pa ng giyera. Kasi pinapalitan na ang mga lumang muhon . Tinatanggal na, at yung mga muhon ngayon na makikita natin sa highway ay bago na yan. So walang ginto yan. Okay, so yan ang iba't ibang klaseng casement na ating makikita na nilalagyan ng mga item. Ito naman, makita nyo ito ay kala nyo treasure kasi mayroong arrow. Ginagamit din ang arrow sa itong boundary ng gobyerno, sa Bureau of Lands, sa DNR, at sa reservation, forest reservation, ay mayroong mga muhon na mayroong arrow na pati katulad ng ganito. At sa mga linya naman ng kurente ay may mga lapida na tulad ng ganyan. At kapag mayroong marka na mga ganyan na arrow, akala natin treasures, basahin nyo muna yung ibabaw. Kung nabasan nyo na mayroong buried electrical cable, ang iba naman kasi sabihin, nilagyan lang yan ng electrical cable, pero treasure yan. Kaya binasag na naman. Ang importante talaga dyan, magtanong-tanong sa matatanda sa lugar kung kailan ginawa yung mga lapida na tulad ng ganyan na nakikita nyo. Okay, so ito yung binuhos na concrete box ang tawag. Itsurang box yan na simento, pero sa loob niyan ay mayroong laman yan. Maraming ganyan na mga giveaway, yung binuhusan lang ang gold bars at ang mahukay nyo ay rectangular concrete box. Ito naman ang ammunition box. Kapag may mga nilagay dyan, sari-sari talaga yan. Mayroong gold bars, mayroong alahas, mayroong gemstones. At karamihan ang gumamit niyan ng ammunition boxes ay mga Amerikano. Karamihan ang gumamit ng pagbaon ay Americans. Kasi ang mga Americans ay hindi lahat ng nakuha nilang ginto sa mga Japones ay kanilang diniklara o binigay sa kanilang superior. Nagtatago din ang mga Amerikano. Nagbabaon din ang mga yan. Kaya yan ang nangyari sa kanila. Ang World War II treasures ay hindi lamang ibinaon ng Hapon, kundi ng Amerikano din. Ang maganda sa pagkabaon ng Amerikano, mababaw lang talaga ang pagkabaon ng Amerikano. Kasi ayaw nila na sa pagbalik nila ay mahirapan sila. Karamihan ng binaon ng Amerikano ay mga hollow rock treasures. Yung binutas nila ang bato, halimbawa sa tabing dagat, yung mga coral stone, malambot lang yun. Yun ang kanilang ginagawa ng chamber.
Pero kapag American Treasures, ay hindi yan big deposit. Yan ang tinatawag na small deposit, small stash, or individual soldiers. So ang Hapon, ganun din. Meron ding mga escalawags na tinago nilang mga ginto, hindi binigay sa superior. So yung mga ganyan na mababaw at tinago lamang ng isang tao, isang sundalo, yan palagi ang nakukuha. Tinatawag yan na kamuti. Kasi mababaw lang, nabubungkal yan ng mga nagtatanim ng kamuti. Kaya nabansagan siya na kamuti yung mga mababaw na item. So ito ang ating drawing. Binuhusan muna yung box ng semento. Kaya nagkaroon ng concrete box. Ang Hapon ay maniwala sa hindi gumamit din ng palutsina na boxes na tulad ng ganyan, maliliit. At ibinaon nila. Itong casement na ito, ito naman ay specialized casement. So ito, lalagyan ng mga ripley ay box din kasi yan na kahoy. Ay nilalagyan din yan ng item. Okay, so ayan sa ating ilustrasyon ang pagbuhos ng maliit na concrete box ng semento para ma-secure dito na hindi basta-bastang magkalat sa panahon ng lindol, ng baha ay napabalutan siya ng concrete kaya secure at hindi basta-basta mawawala. Alright, so yan lang ang ating episode ngayon about casements or mga paglalagyan ng mga treasures ng Hapon at kahit na ng mga Amerikano. At hanggang sa muli mga katiyat, sa ko'y magpaalam na. God bless us all.